Sa dinami-dami ng mga bikes ngayon na naglabasan, tila ba parang nahihirapan kang pumili kung ano yung kukunin mo? Doon ka ba sa mumurahin, tama lang, o yung mamahalin? Sadya talagang napakahirap pumili ng mga bisikleta kung ikaw ay talagang mahilig magbike, mapa-road bike man, or mountain bike. Fixie o kahit ano pa mang klaseng bike kung sa hilig mo. Kaya talagang napakahirap pumili sa panahon ngayon. Pero kung hinahanap mo naman ay kalidad at talagang swak sa budget mo, pwede ito sa'yo. Ipapakita ko sa'yo ang aking nakuha, ang bagong GT Avalanche sa model 2022. At ngayon ating i-review at ipapakita ko sa inyo ang performance niya sa pagti-test ride ko at titingnan natin ang advantage at disadvantage sa bisikletang ito. Itong GT Avalanche at 2022 model. Good morning sa lahat. Welcome back to my channel. Ito nga pala si Kuya Dong, ang inyong lingkod. Siyempre, dito ako muli sa Barwa Trail, kung saan dito kami sa lugar na ito. Ito yung playground namin dito sa Industrial at Barwa City. Kasama ko kanina nag-ride yung Team Industrial at PCCQ Team. At marami pang ibang mga team na kasama ko dito. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang performance ng bike na ito. So maya-maya pati yung detalye, lahat ng kabuuan ng specification ng bisikletang ito at ipapakita ko sa inyo. At true at honest review. At sana sa mga naghahanap ng mga ganitong klaseng bike ay makatulong ito bago kayo bumili. At yun, at hindi kayo magsisi sa bandang huli. Okay guys, bago natin simulan ng ating review, so konting trivia lang muna para sa mga hindi nakakaalam kung ano talaga itong GT Bicycles. Ang GT Bicycles ay isa itong US brand product na gumagawa ng mga bikes. At nagsimula sila noong 1972 pa. So ibig sabihin, hindi pa unay sila sa mundong ito ay nag-i-exist na itong GT Bicycles. At ganoon na sila katagal sa industriya ng mga bikes. At nagsimula lang naman sila sa BMX bikes, yung mga maliliit na mga bisikleta, hanggang sa nag-upgrade sila ng nag-upgrade ng kanila mga pyesa at mga bikes sa mga design at iba pa mga materials na ginagamit nila magpasa hanggang ngayon. Itong bike na ito pala, ito yung nagamit ko nung nakaraang dalawang XC Race na event, yung PPOQ at yung UFMBQ Mountain Bike XC Race Challenge. At yun, nakita ko yung performance niya at maganda pagdating sa uphill at downhills. At talagang sulit at napakaganda itong GT Avalanche 2022 model. So 1x11 speed. Napakaganda yung performance niya at ating tingnan bawat detalye ng bike na ito at dito samahan niyo ako.
At dito na nga, mapunta tayo sa ating topic for today. Ito nga GT Avalanche Elite 2022 model. At okay, magsimula tayo dito sa kanyang frame. Ang kanyang frame ay meron siyang GT Aluminum 6061 frame. Meron siyang triple triangle with a floating seat stays, internal cable routing, which is makikita natin na napakalinis yung kanyang mga kable nasa loob niya ng kanyang frames, kasama na kanyang dropper post routing. Sa kanyang fork naman ay meron siya ditong SR Santor XCR R120mm hydraulic lockouts, air spring at rebound adjust. So hindi siya advisable para sa mga talon-talon. So pwede ito sa mga XC rides o mga trail rides lang. Ang kanyang chain ay meron siyang KMC X11 or 11 speed. Ang kanyang crank ay Pro Wear Charm. Meron siyang 32 feet. Ang kanyang rear derailleur naman ay Microsoft RD-M665 Shimano Deore. At ang shifters niya ay Microshift SL-M851. Ang kanyang wheel set naman or yung kanyang gulong ay gawa sa Vittoria Barso. Meron siyang 27.5 or 29er available. So wire bead kasama na kanyang rims na WTV XX19 32 inch. Ang kanya namang front at rear brakes ay gawa sa Tektro. Ang kanyang handlebar ay gawa sa alloy. Ito ay ang GT Ultra Alloy Racer, double battered at 15mm riser. Ang kanyang saddle naman ay WTB Silverado Sport design. At ang kanyang seat post ay GT Ultra Micro Adjust Alloy Seat Post as a 30.9mm. At yun lang guys, ang ibang mga details na hindi ko nabanggit dito ay ilalagay ko na lang sa description below para makita nyo ang lahat ng kabuuan mga pyesa ng bisikletang ito. So yun, ang masasabi ko sa performance dito, unang-una, pagdating sa trail, yung terrain, okay, kahit gaano ka alog at napaka-lubak yung trail, at maganda siya dahil sa kanyang design, kung makikita nyo kabuuan ng design na ito, ay talagang pang ano siya, XC, mountain bike, pwede siyang pang karera talaga dahil meron siyang kabigatan. Bigat niya ay talaga tama-tama sa XC. So ano lang siya, itong bike na ito ay hardtail at maganda yung kanyang gulong tsaka yung fork niya at yung suspension niya at napakaganda. At pagdating naman sa akyatan, yun, makikita ko dito yung advantage niya rin pagdating sa uphills. Napakaganda. So gamit na gamit itong bike na to pagdating sa akyatan at talagang napakasulit. Kung malakas yung tuhod mo, talagang mabilis mo siyang maiangat. At pagdating naman sa downhill, yun, sobrang ganda din dahil yung ang kanyang bigat at tamang-tama sa pagbulusok ng speed. So kaya-kaya mo siyang i-maneobra dahil yun nga sa aking kalkulasyon ng kanyang bigat plus ng bigat pa ng katawan mo, tama-tama lang. So kung ikukumpara mo yun sa mga carbon, siguro iba yung magiging performance ng sanay sa mga carbon na bikes. Pero para sa akin, maganda ito, sulit na sulit.
At dito ko pala nabili itong unit guys sa Racing Sports dito sa bansang Qatar. So FYI lang sa mga hindi pa nakakaalam, itong Racing Sports ay lumipat na sa ibang store. At dito din lang sa Salwa Road. So malapit din lang dito. So papumunta kayo dito ay hanapin nyo lang si Brother Adrian or di kaya si Charles para kayo i-assist. So ang presyo ng unit na ito pagkabili ko sa Racing Sports ay nagkakahalaga siya ng 3,540 Qatari Riyals. So i-convert natin ito sa peso, nasa more or less sa 47 to 48,000 pesos. So ang disadvantage lang dito sa nakita ko, kung hindi ka sanay sa bigat, dahil ito ay talagang may kabigatan. So kung nasanay ka sa mga magagaan ng mga bisikleta, so pag sakay mo nito at paggamit mo nito ay mahihirapan ka dahil mabigat nga siya. Katulad nung unang gamit ko ng trek ko na Marlin 6, medyo mas magaan siya kumpara dito. Ito may mas mabigat siya. Yung akong hindi ka nasanay sa bigat niya, so maninibago ka. Kagaya ng ano nangyari sa akin, ginamit ko ito nung karera. Talaga nabigla ako sa bigat niya at nahirapan ako. Dahil yun nga, nasanay ako sa aking trek Marlin. Pero kung ikaw ay sanay ka naman sa bigat or malakas yung tuhod mo, pwede sa iyo ito kahit gaano pa man yan kabigat or kagaan yung bike mo. Kung malakas naman talaga yung tuhod mo, walang problema, wala sa bike yan. Nasa tuhod talaga yan. At yun lang guys, maraming salamat sa pagsama sa aking slight review ng GT Avalanche. At sana nakatulong ito sa inyo kung may plano kayong bumili ng mga bikes. At syempre kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to like, share and comment na din sa video ito kung meron kang suggestions na may recommend sa aking review. At kung meron kang pwedeng i-add, idagdag at ating pag-usapan para dagdag kaalaman na rin sa akin at sa mga ibang viewers. At kung nagustuhan mo itong video at pwede mo rin i-subscribe ang aking channel para ikaw ay updated sa aking mga susunod na video, i-click mo na din yung all notifications. At yun lang guys, maraming salamat muli. Ito si Kuya Dodong, ang inyong lingkod. Hanggang sa muli, bye bye! Thank you.